Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, and yun, kung medyo na kayo, medyo na bored ako sa buong araw ko. Yan, but I'm as always, no? So, yun, parang medyo hindi na nagiging Daddy Cool to. Kasi, but, syempre, kwentuhan naman sa tungkol sa buhay-buhay, daily vlogs, and yan, kwentuhan tayo. But, siyempre, nakakanukot din talaga kasi pag wala kang kakwentuhan, di ba? So, yun, ang kinakwentuhan ko ngayon is yung aking camera. Yung cellphone ko, may camera. And kung mapapanood nyo yun, may mga kwentuhan na kayo. But, yun, kahit na solo list tayo ngayon, and siyempre, tuloy-tuloy tayo sa pagkakwentuhan. And, ang pagkakwentuhan natin ngayon is yung part 2. Yan. Part 2 ng mga palusot ni Daddy Cool kapag gabi na umuwi. No? So, yun. Alam naman natin, di ba? Kasi siyempre lalo na kapag mga ang mommy cool natin medyo, alam nyo na, may basuka sa bibig. Basuka. May basuka sa bibig kapag nagagalit, no? So, talagang magpapalusot ng mga Daddy Cool kapag medyo gabi na nakauwi. So, or madaling araw na nakauwi. So, ito yung mga listahan ng mga palusot ni Daddy Cool. No? So, yun, tara. Kwentuhan tayo. And yun, yung una natin sa mga palusot ni Daddy Cool kapag gabi na nakauwi. So, yun, ito talaga, di naman na talaga may iwasan ito. Talagang laganap ito sa buong Metro Manila, no? So, yung dahilan na traffic. Yan, na traffic. Lalo na kapag, siyempre, alam ng mga daddy ko kung saan sila dadaan, eh, diba? Lalo na kapag ang mga, ano mo, ang dadaanan mo, eh, Makati, Taguig, Ortigas, yan, EDSA, talagang sobrang traffic naman talaga. Diba? So, talagang kung dalawang oras, tatlong oras ang traffic, no, talagang ewan ko kung saan ka kuminsan. Yung ibang mga lalo na kapag nagbabas lang, nagko-commute lang, no, so talagang doon na natutulog sa bus, doon na kumakain, kuminsan doon na tumitin. No, ewan ko kung paano gagawin ni President Duterte dito sa traffic, but kasi talagang sobrang na yung traffic na talagang inaabot ang 3 oras, 5 oras, 5 oras, talagang sobrang sayang yung oras, diba? Nasasayang talaga yung oras, imbis na ibigay mo lang sa pamilya mo yun, wala. Pagdating mo sa bahay, matutulog ka na lang, tapos papasok ko na naman ulit kinabukasan, diba? So, but yun nga, eto rin yung nagiging palusot ni Daddy kung bakit siya ginagabi ng uwi. But kung malalaman, kung ba wala labas ng mag-undertime, no, alas 4, tapos aabutin ng kung anong oras sa joke, sa mga bar, yan, sa kung anong kainan, kasama ng mga katrabaho, alalabas ng alas 4 ng hapon, tapos makakauwi na ng alas 11, diba? Tapos ang ano nila, traffic, diba? So, mag-8 hours lang, tapos labas na happy hours na, pero siyempre dahil traffic nga, nagiging palusot na yun ng mga daddy ko sa mga mami ko para siyempre naiintindihan sila, alam nila may intindihan sila ng mga asawa nila, but kung minsan, ito rin yung mismong dahilan or mismong palusot ni daddy ko para lang hindi siya mapagalitan or hindi siya masigawan ng asawa niya. So sa mga mami ko dyan, pwede isip-isip lang kayo kung minsan talagang ito na talaga yung pinaka effective na paraan para makapagpalusot ang mga daddy ko niyo kapag nata-traffic, lalo na kapag nasa EDSA ang trabaho niya. Taka, medyo mag-isip-isip ka na rin kung talaga nata-traffic itong buwaka numbers mo kasama, diba? Malay mo nagpapalusot na ito, diba? And yun. And John, yung next natin sa mga palusot ni Daddy Cool kapag gabi na umuwi
is yung ano, ito parang ano lang din, katulad din din ng nayaya ng tropa naman. Nayaya naman. Tama pala. Nayaya ng katrabaho. Katulad ng nayaya ng katrabaho ito, nayaya ng tropa. Sabi ko na pala yung shit. Pabira. So, yun, nayaya ng tropa. Lalo na kapag yung bahay nyo ay nasa eskinita. Di ba yan? Yung mga nag-iinuban yung mga tropa mo, no? O kahit hindi mo tropa yun, nayaya ka ng mga tambay sa kanto. Ba, siyempre, nakatakot naman kung tatanggihan mo itong mga inayupak na tambay na ito. So, pag tinanggihan mo sila, ay alam mo na mangyayari sa'yo. No, kung hindi ka mabubugbog, masasaksak ka. So, talagang inaano ka mo ito. Iniiwasan mong magkaroon ng kung ano bang misunderstanding sa mga to. No, so, siyempre, mag-i-shot ka, tapos magigay ka ng 20, magigay ka ng 50, no, so, kung minsan naging araw-araw na, no, medyo lugi ka din dito kasi, siyempre, yun nga lang, di ba? Safe ka naman. Tropa mo naman sila. But, yung mga tambay na ganito, ha, kapag nakikisama ka sa mga ganito, in case na mapatawag ka, talagang tutulungan ka ng mga ganito. Diba? Siyempre, walang magawa sa buhay, lalo na kapag katikati na sa bugbog. No? So, talagang tutulungan ka nila. Sila yung mabubugbog sa umaaway sa'yo. No? So, talagang may advantage din naman tong mga to. But, siyempre, kung minsan, nagiging palusot pa rin ka ng mga daddy ko. No? Lalo na kapag alam ng mga mami ko na medyo delikado nga doon sa lugar nila, eh, pinapabalaan na lang. But yun nga, hindi naman pala doon nahaharang. Doon pala sa trabaho, inahaharang na. Diba? So, medyo tingin-tingin nyo rin kung halimbawang alam nyo yung oras ng mga tambay, kung anong oras lalabas, eh, silipin nyo rin mga mami ko para ma-double check nyo kung talaga nahaharang itong mga daddy ko. Diba? And then, and yun. Yung next natin sa mga palusot ni Daddy Cool kapag gabi na umuwi is yung ano, ito sa trabaho pa rin ito. No? Yung kapag tumawag si Mami, sasabihin na nagpadagdag si boss ng trabaho. Yan, tambak-tambak ng trabaho. No? So, ito, talaga, siyempre, mga asawa naman, mga Mami Cool naman, eh talagang nagiging understanding yan kapag ang dahilan, eh, sa trabaho, siyempre, kailangan nila, lalo na kapag may anak, pambili ng gatas, pambili ng diet, pambili ng vitamins, pambili ng kung ano mong kailangan sa bahay. So, medyo naging understanding si Mami ko dito. But, kadalasan kasi, kapag talagang alam ng mga daddy ko na ganito nga ang mga asawa nila, eh, nagiging palusot na nila yun. Kung talagang gusto nila lumabas, no? So, sasabihin mo na nagpatagdag si boss ng trabaho, pero yung pala, naka-out na ng alas 4. Yan. Malulupitan itong mga daddy ko na pwede. Minsan, nag-a-undertime pa ng alas 3 para lang mahaba-haba ang happy hour, no? So, talagang mga mami ko, no? Aminin man natin si hindi. Mararamdaman talaga natin kung talagang nagpapalusot lang si daddy ko. No? At mga katapakulin na daddies dyan, eh, mag-isip-isip din kayo, di ba? Kawawa naman si mami ko na hirap na sa bahay, di ba? Hirap na hirap na maglinis ang bahay, mag-asikaso ng kung ano man sa bahay, pati anak nyo, asikasuhin nyo pa, tapos kayo, mag-happy hour kayo, tapos magpapalusot kayo, na nagtatrabaho kayo, di ba? So, yun lang, kasi, kung talagang gusto nyo magpakasal, magpakasal yan lang kayo sa mga asawa nyo. Diba? Sa mga anak niyo, para hindi naman din pray. Tawa ko na kung nagigilto pa itong mga hindi na ito, diba? Mga nagpapalusot. Eh, isipin nyo rin na may naghihintay sa inyo ng mga anak, may naghihintay sa inyo na asawa. Kung talagang gusto nyo, okay lang naman din lumabas-labas, but siyempre magpaalam din kayo para hindi rin naman nag-aaral sa inyo mga mami ko, tapos magpapalusot pa kayo na may dagdag trabaho kayo, di ba? So, yung boss nyo, eh, natutulog na kasama ng pamilya, tapos siya pa yung idadahilan nyo na may kasalanan kung bakit kayo naka-uwi ng gabi. Di ba? So, mga daddy ko, mag-isip-isip nyo lang. Di ba? Hindi yung puro na lang kayo pakasasa. Hindi na kayo mga binata, no? Di ba? And yun.
And John, yung next natin sa mga palusot ni Daddy Cool, kapag gabi na umuwi, ito, may mga Daddy Cool talaga na ganito, yung maaangas. No, aangasan si Mami Cool. Yan, no? So, yung tipong, ano, nagtanong lang, ba, nagtanong kung bakit gabi na umuwi, yung mga sasabihin na, ano pake mo? Bakit niyangal ka? Ganyan-ganyan, nakaka, talaga naman yung mga Daddy Cool na ina-under yung mga asawa nila. No? So, kumbaga, ay yun yung palusot nila eh. Yun yung palusot nila na mag-aangas sila sa mga asawa nila para hindi na magtanong, hindi na mag-dig deep. Diba? No? So, talagang uunahan na nila. Uunahan na nila yung mga yung angas nila. You know? So, kung minsan pa, nilingin na papasok. Hindi ko lang bag. Tapos, ibabalandra yung bag. No, siyempre, yung asawa, ayusin, yan. Mag-aano. No? So, tapos, meron pa yung maganda diretso sa lamesa. Tapos, oh, asan yung pagkain ko? Bakit mo lang kung pagkain? Diba? So, talagang ito, mga daddy ko na ito, dapat po sinusunog na ng buhay. No, para hindi na kumalat. No, joke. Hindi naman. No? So, siyempre, mga daddy ko na ito, dapat hindi tinutularan. So, kayo, mga tropokol, mga kabataan. No? So, kung ganito mga daddy ko nyo, no, mga tatay nyo, eh, huwag nyo na lang din tularan kasi masama, hindi rin maganda. Diba na hindi mo tinuturing na maayos ang asawa mo, di ba? So, nakikita ka ng anak mo na galing ituring ng asawa mo, no? So, ikaw na yung may mali, ikaw pa tong nag-aangas, no? So, makikita at gagayahin ka ng mga anak, lalo na kapag ang anak mo yung lalaki din, naku, talaga, no? So, hindi siya magandang example. Sa mga mami ko na may ganitong asawa, nandiyan yun, ba't siyempre, palagi yung papaalalahanan ang mga anak ko na hindi maganda yung pinaasal ng tatay nyo. So, dapat hindi gawin. Diba? Hindi gayahin. At ipaliwanan nyo, huwag kayong mapapagod ipaliwanan na hindi dapat ganun ang trato. Diba? Sa mga asawa. So, nasa sa inyo naman yung mga mami ko if you want to stay para buong pamilya nyo or if you want to go. Nasa sa inyo pa rin yan. But, siyempre, nasa sa inyo kung paano nyo palalakiin na maayos yung mga anak nyo. At kung ganitong mga palusot ng ano nyo, ng mga dad, mga asawa nyo, diba, yung angas, eh, dapat marunong din kayong lumaban. Diba? And yun. And yun. Thanks for watching for today's video. And I know mga mami ko na nakarelate kayo sa topic natin ngayon. But, siyempre, yun nga, nasa sa inyo kung paano nyo gusto kayong ituring ng mga asawa nyo, diba? Ano yun eh? Karapatan nyo yan, diba? So, kung nararamdaman nyo na napapalusot lang yung mga asawa nyo, may karapatan kayo na komportahin, diba? So, syempre, hindi mo alam baka kung anong kalokohan ang ginagawa nyan, but syempre, nandyan pa rin yung, ano, yung trust. Dapat, kahit ano pa man, eh, magtiwala kayo sa asawa nyo. Diba? But kung meron kayo nararamdaman, eh, mag-isip-isip din kayo kung hanggang saan nyo dapat tolerate ang mga kalokohan ng mga asawa nyo. Dahil meron at merong kalokohan yan. Diba? Meron at merong gagawin kalokohan yan. Lalo na kapag alam nilang magagalit ka. Although, hindi nila alam na magagalit ka, but sa kanila, kapag ginawa nila yun, eh, magagalit sila. So, ang gagawin nila, mapapalusot na lang. Diba? No? So, mga mami ko, palagi nyo iisipin na equal kayo sa asawa nyo. Huwag kayong papayag na ina-under kayo. Diba? Huwag kayong papayag na papalampasin lang yung mga palusot ng mga asawa nyo kahit alam nyo na mayroong ginagawang kalokohan. Huwag kayong pumayag dahil siyempre asawa nga kayo, partners kayo. Partner. Hindi kayo katulong, hindi kayo kung ano man na lower sa kanila, so partners kayo. So dapat palagi lang honest. Or kung ano man, di ba? Kung hindi man, eh, dapat minimal. Di ba? Siyempre, yung mga ano yun, talagang gagawa at gagawa ng something. But siyempre, hindi naman palaging dapat ganun. Hindi naman palaging dapat gumagawa ng kaloko. Di ba? So, yun. Palagi lang kayong, palagi nyo kukomprontahin, di ba? In a way na hindi kayo mag-i-end up sa away. Di ba?
palaging mind lang kasi. Mga mami ko din naman kasi kung makapagkumpunta, kala mo sobrang sama na yung ginawa eh. Nakipag, ano lang naman, nakipag-bonding lang naman sa mga katrabaho, di ba? May social life din naman, eh. Yeah. So, yun, but, yun nga, may karapatan ngayon sa anything na dapat yung malaman, di ba? So, yun, nasa sa inyo lang din yan kung paano, ano, makikipag-usap sa mga asawa niyo, di ba? So, yun, thanks for watching for today's video, and I know na marami naman kayong tutunan. And don't forget to like, share, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. And yun, ipalaganap natin ang Gabi Cool Fever na sa ngayon, eh sinat pa lang, but eventually eh magiging sakit na magpapasaya sa buong Pilipinas at malay nyo, sa buong mundo. Magkakaroon ako dito ng subtitle. So medyo mahirapan akong editing, but syempre for the happiness of everybody, we will do that. Diba? So, yun. Thanks for watching. And enjoy lang. Diba? Enjoy lang tayo sa buhay-buhay natin. Kwentuhan lang kung gusto nyo ang kakwentuhan. Dito lang tayo. No? So, mag-ano tayo, magpapa... Magbibigay tayo ng mga ideas, ng mga topics para meron tayo mapagkwentuhan. Diba? So, yun. See you when I see you when. Bye-bye.